Hello everyone, welcome to f&gTV. Ang movie recap na ito ay naglalaman ng mga buod ng isang pelikula. Ang bawat video ay maaaring may mga magsisilang paksa, karahasan, horror o ano pa man. Kung wala kang Netflix o pang-sine, ang channel na ito ay bagay sa iyo. Maaari lamang po ay mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Ang episode 7 ng All of Us Are Dead ay nagsimula sa Shadow Gamma Group na lulan ng isang black armor vehicle. Nagpupunta sila sa iba't ibang establishment, pinapatay ang mga nahahawahan at sinusubukang maghanap ng mga nakaligtas. Ang grupo na ito ay kinabibilangan ni Jae Jun na namamahala upang tumulong sa pag-secure ng lugar. Ipinakita ito na kausap ang kanyang ina na nag-aalala at nakikiusap na huwag itong pupunta sa mga delikadong lugar. Upang hindi mag-alala ang ina, sinabi ni Jae Jun na maglalaro lang ito ng soccer, at sa huling pagkakataon ay binanggit ng ina na mahal siya nito, at naging emosyonal na ito. Ilang sandali pa ay nagsimula na ang kanilang operasyon. Kinalugad nila ang isang mall kung saan ipinakita kung paano nila ginagawa ang kanilang misyon. Makalipas ang ilang sandali, ay narating nila ang ikatlong palapag ng gusali kung saan natagpuan nila ang mga nakaligtas. Sa hindi inaasahan, ay inatake ito ng isang zombie mula sa kanyang tagiliran habang ginagalugad nila ang isang restaurant. Pamaya-maya pa ay ipinakita ito na buhat-buhat na ng dalawang kasamahan palabas ng mall na may kagat sa leeg. Ilang sandali lang ay naging zombie na ito, at inilagay sa isang body bag at isinakay sa armored car. Ipinakita din ang recorded video ni Mr. Lee, hinggil sa pag-aaral niya sa virus at kung paano ang mga white blood cells sa katawan ay lumalaban at nagre-respond sa pagtaas ng temperatura. Samantala, nagawang makaligtas ni Soju, na nagpatuloy sa paglangoy mula sa isla pabalik sa mainland. Hindi ako sigurado kung gaano kalayo iyon, ngunit nang marating niya ang dalampasigan, agad nitong tinignan ang kanyang sugat. Hindi na ito gaanong dumudugo at nagmadali siyang tumawid sa open field para makatakas. Samantala, nagpapasalamat si Namra sa pagtitiwala ni Suyok sa kanya. Inamin ni Suyok na ang iba ay talagang natatakot at ginagawa niya ito upang subukan at tulungang alisin ang kanilang mga pag-aalinlangan. Ayon kay Namra, napigilan niya ang kanyang sarili na kagatin ito, nang marinig niya ang boses ni Suyok na tinatawag ang kanyang pangalan. Habang nag-uusap ang dalawa, inamin ni Suyok na gusto niya si Namra at habang hawak naman ito ang kamera, ay sinabi nito na gusto din ito si Suyok, kasunod ay hinalikan niya ito sa labi. Mula naman sa hallway ng paaralan, ay makikita si Yunji na naglalakad. Makikita na sinira nito ang doorknob ng isang kwarto at pumasok ito sa loob, agad itong nagtungo sa aquarium at pagkatapos ay hinawi nito ang kurtina kung saan nagtatago si Yongnam. Nagulat ito at inakalang isang zombie si Yunji, pagkatapos sabihin sa guro na siya ay nagugutom, agad itong bumalik sa aquarium at kinain ang mga goldfish. Dahil sa kakaibang ikinikilos ay tinanong ito ng guro kung siya ba ay nakagat, at nang sinabi nito na siya nga ay nakagat, ang nais ng guro ay lumabas na ito. Nang hindi siya pinansin ay hinampas niya ito sa ulo. Ibinaling ni Yunji ang kanyang atensyon kay Yongnam, inatake niya ang guro at kinagat sa tiyan. Sinusubukang nitong ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit wala itong nagawa. Ipinakita si Namra na may kakaibang naririnig, nito ang pagsusuka ni Yunji, makikita din na tumayo na ang guro at isa na din itong zombie. Ngayon, makikita dito na si Yongnam ay isa lamang normal na zombie, kaya medyo malabo ang mga patakaran sa kung sino ang magiging super zombie. Samantala, si Namra ay ipinakikita na may sensitibong pangdinig kagaya ng mga regular na zombie. Nakakarinig ito ng mga tunog na hindi naririnig ng mga kasamahan niya, narinig nito maging ang pag-utot ni Wuyin at pati ang kumakalam na sikmura ni Desu. Ngayon lubos na nilang naiintindihan kung bakit inaatake ng mga zombie ang mga ingay at tunog na naririnig nito. Mula sa labas ng paaralan, ay makikita si Guinam na naguhugas at naghihilamos ng mukha sa gripo at nakarinig ito ng ingay.
Sa labas ng parking lot, nakita ni Guinam ang kanyang kaibigan na si Myung Juan na buhay pa at nagtatago sa ilalim ng kotse. Sa pag-aakala na normal pa ito, mabilis nitong niyaya si Guinam na magtago, bago pa man ito makita ng mga zombie at agad naman itong sumunod. Habang sila ay nasa ilalim ng sasakyan, ilang beses niyang sinampal si Guinam bago sinabihang tumakbo sa sasakyan na nasa kabilang daan. Nagpanggap ito na sumunod kay Myung Han, at maya-maya pa ay hinila siya nito paalis sa kinalalagyan niya. Hawak ang braso, kinakausap ito ni Guinam at nais magmakaawa ito sa kanya. Habang nakatakip ang bibig ay nagmamakaawa ito, subalit hindi ito pinagbigyan ni Guinam at binali ang braso nito. Dahil sa sakit na kagawa ito ng ingay, dahilan upang atakihin siya ng mga zombie. Humarap ito sa side mirror ng sasakyan at sinabi na dudukutin ito ang mata ni Chang San. Sa loob ng music room ay sinimulan na nila Onju ang kanilang plano, sinabi nito na gagawa sila ng isang pundasyon at ingay gamit ang television at handheld camera, upang maakit ang mga zombie at pumasok sa kabilang panig ng music room habang nakabukas ang pintuan. Kapag malinis na ang hallway, gagamitin nila ang pagkakataon na iyon para makapunta sa rooftop. Agad silang nagsimulang gumawa ng balangkas para makatakas. Ang kanilang destinasyon ay ang makarating sa rooftop, ngunit ang kanilang plano ay lubhang mapanganib. Mula sa police station, ay ipinakita ang ama ni Onju na naglalagay ng bandage sa kanyang sugat. Ilang sandali pa ay makikita na ang mga zombie sa labas. Gamit ang isang bareta, sinubukang sirain ni Suju ang doorknob ng isang pintuan, dahilan upang maglapitan ang mga zombie. Nagawa niyang buksan ang pintuan, subalit nakapadlock ito sa loob kung saan nakatago ang mga shotgun. Sa mga sandaling ito ay nagawa na ng mga zombie na makapasok, at nagawa na din ng ama ni Onju na makita ang mga shotgun at nakapaglagay na din ito ng bala bago pa ito atakihin ng mga zombie. Mabilis niyang binaril ang mga infected at lumabas ito sa bintana at tumakbo papalayo sa station. Sa music room naman ay busy ang lahat, nagtatayo sila ng pundasyon para harangan ang mga zombie sa isang gilid ng silid, gamit ang musika para akitin silang lahat. Bawat isa ay nagtutulong-tulong, ang ilan ay pinagpatong-patong ang mga lamesa at bangkuan, at si Junyang naman ang nagkabit ng mga cable ng TV. Sa ibaba, sinubukan ni Minjay at ng mga kasama nito na gumawa ng pansamantalang stretcher para dalhin sa labas ang sugatang si Jun Song. Gayunpaman, mabilis itong nasira, bumalik sila sa loob, nais ni Jun Song na iwan na lang siya ng mga ito. Subalit, pinangunahan ni Hari at ng iba pa na subukan at bumuo ng isang mas matatag na stretcher. Makikita naman sa Chang San Chicken Shop na abala ang grupo ni J.I.K. sa paghahanda. Naglagay ito ng mga proteksyon sa kanilang mga katawan laban sa mga zombie. Sakay ng delivery bike, makikita ang grupo na humaharurot habang hinahabol ng mga zombie. Makikita ang nakakatuwang eksena, habang si Ho Chol ang pumapalo sa bawat zombie na nagtatangkang umatake sa kanila. Hanggang sa narating nila ang akala nila ay dead end ngunit mayroon pa palang maliit na eskinita. Agad namang nagmaneho si J.I.K. sa eskinita at bumusina ito para magsunuran ang mga zombie at ma-block ang daanan. Sina J.I.K. at Ho Chol ay nakaligtas kasama ang sanggol at ang batang babae. Habang nagmamaneho, ay nakarinig ang mga ito ng isang boses na humihingi ng tulong na nagmumula sa bubungan ng isang bahay. Ito ay ang influencer na nastranded sa lugar, bumaba si J.I.K. at ibinigay ang sanggol kay Ho Chol. Mabilis na pinaandar ni Ho Chol ang scooter at iniwan si J.I.K. Sa music room, ay abala pa din ang lahat sa kanilang plano, gamit ang mga lamesa at upuan ay nakagawa na sila ng balangkas. Ilang sandali pa ay handa na nilang isakatuparan ang kanilang mga plano, ang lahat ay lumipat na sa kabilang side habang si Suyok naman ang naiwan sa kabila upang magbukas ng pintuan. Matapos buksan ang pintuan, mabilis na lumipat si Suyok sa kabila at agad naman pinaili ni Junyang ang video ng choir na nasa handheld camera na nakakonect sa TV. Mabilis na nagsuguran ang mga zombie, makikita naman ang mga estudyante na buong lakas nilang sinusuportahan ang harang. Subalit ang ingay ay hindi sapat upang ang lahat ng zombie ay maglapitan. Nang makita ni Onju na madami pang zombie sa kanilang dadaanan, hinikayat nito si Deso na gumawa ng ingay, kaya't ito ay sumigaw ng ubod ng lakas. Ginamit din nila ang mga music instruments na nasa kanilang paligid.
Ilang sandali lang ay napuno na ng mga zombie ang music room, subalit may ilan pa ding zombie sa kanilang dadaanan. Sa isla ipinakita naman ng infected na si Jae Jun, nais ng commander na pag-aralan ito upang makagawa ng vaccine. Samantala, nakikiusap naman ang congresswoman na humihimok sa kanila na kumilos at subukang iligtas ang mga bata sa paaralan. Kinumpirma rin niya kung saan patungo si Soju. Subalit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Nang makarating ang commander sa opisina, nagtanong ito kung ilang estudyante na ang nailigtas, ngunit sumagot ang sundalo na wala pa. Kaya sa utos ni Sian Mo, ay nagpadala ito ng Black Hawk helicopter upang simulang suriin ang buong paaralan. Sa music room, si Won Ji ang nagsilbing lookout ng grupo. Nang makita nito na malinis na ang kanilang daraanan ay agad nitong sinabihan ang mga kasamahan na pwede nang lumabas. Isa-isa silang nagpunta sa may pintuan, bukod tanging si Chang San at Desu na lang ang naiwan upang magbigay ng suporta sa harang. Maya-maya pa ay umalis na si Chang San, kasabay nito ay hinatak niya si Desu, at mabilis na tumakbo patungo sa rooftop. Makikita naman si Gui Nam na nakikipag-unahan sa mga zombie sa paghabol kina Chang San. Sa labas naman ay ipinakita si Yun Ji na nakatingin sa taas ng paaralan. Makikita din ang helicopter na papalapit na sa eskwelahan. Samantala, patuloy ang grupo sa pagtakbo sa itaas. Mula sa rooftop ay natanong na ni Cho Su ang paparating na helicopter, ilang sandali ay napansin ito na may nagtatangkang magbukas ng pintuan. Makikita na nakarating na ang grupo sa itaas, subalit nakalock ang pinto papunta sa rooftop. Sinubukan ni Desu na buksan ang pintuan, subalit hindi niya nagawang buksan ito. Sinubukan din ni Chang San na hulaan ang code subalit hindi ito gumana, maging si Junyang ay nagbabaka sakali na may tao kaya't kinatok niya ito at nakiusap na buksan ang pintuan. Ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya subalit sadyang matibay ang lock, habang ginagawa nila ang lahat ay makikita naman si Cho Su na nakatingin lang sa pintuan. Sinabi ni Namre kay Suyok na papalapit na ang mga zombie, subalit si Choi Su ay nagmatigas pa din, dahil naalala nito ang sinabi ni Yun Ji tungkol sa mga balak na paghihiganti. Sa pagkakataong ito naging sobrang makasarili si Cho Su. Ilang sandali ay makikita na papalapit na ang helicopter sa paaralan. Ipinakita din ang video recording ni Chang San kung saan ay nag-iwan nito ng mensahe sa kanyang mga magulang, kung saan ipinakita ang ina nito na naging zombie na din. Sa pagkakataong ito, kabang-abang ang mga magiging pangyayari sa oras na magkita sina Chang San at ang ina nito. Para magbigyan ng pagkakataon ang iba na buksan ang pintuan ay hinarap nina Chang San at Suyok ang mga zombie. Makikita na nakikipaglaban na ang mga ito sa mga infected habang ang iba ay sinusubukang buksan ang pintuan. Sa labas ng rooftop ay makikita na nakalapit na ang helicopter sa paaralan. Sa kabilang pintuan naman ay kinuha ni Namra at Onju ang asul na lona at inihagis ito sa mga zombie, upang kahit papaano ay maantala ang pag-akyat ng mga zombie. Sa labas ay makikita na ang mga sundalo na bumaba mula sa helicopter, agad nitong tinanong si Cho So kung nasaan ang mga kasama nito, at agad din itong kinuhanan ng temperatura. Sa kabila ng pintuan ay busy pa din ang grupo ni Chang San sa pakikipaglaban sa mga zombie. Hindi nagtagal ay nakarating na si Gui Nam kung nasaan sila. Bitbit ang isang zombie, tumingin siya kay Chang San at nagbigay ng nakakatakot na ngiti.